Ano po? So kahapon po ay may pumindot noong karaoke nila ni Sir Meron at Brother Carlito. Ang kanta po ay My Way. Dahil sa walang kumanta kahapon, ay si Sister Meron ang kumanta. At pagkatapos, halos sa dulo na ibinigay sa akin. Ano po? Noong ibinigay niya sa akin, mabuti na lang naalala ko. At sa dulo, ito po yung aking segue. I did it God's way. Diba? So, at least, nababago yung lyrics. Kaya pag my way, your own way, ay... Alam po, kaya po, sa lahat ng ating gagawin, laging pong God's way. Hindi po your way, hindi po my way, kundi God's way. Naisigwin ko lang po na kasi naalala ko lang po kahapon. Kasi kahapon po ay nandoon yung mga men's. Sa mga women's pala na nandito ngayon, ang sarap ng pagkain ng mga men's. No, kasi po, nung unang fellowship ng mga men's, kinatsawa nyo kami kasi okay lang pagkain namin. Kasi marienda naman yun eh, sa inyo tanghalian eh. Pero pinapatutulong sa inyo, nakahapon po, maraming ulam ang men's. At yung ulam o pagkain ay pang men's talaga. Hindi siya pang bata. O pang pabata. Ano po? So may gulay, may pampano, ano po ba? Crispy pata. Uy! Yung crispy pata, maliit lang po siya kasi bawal kapag marami. Kasi pag maraming nakalagay sa lamesa, baka mamaya, ang tawag nung sakpang yun ang mga. So yun po, pinapabot ko lang sa mga women's na marami pong ulam ang mga men's kahapon. Gusto niyo po bang tapatan yun? At kahapon po, pinagdiriwang ang ni Brother Carlito ang kanyang karawan. Actually, ang kanyang birthday po ay sa 9 pa, August 9. Eh kahapon, August 6 pa lang. Ang sabi naman niya, kasi po daw yung 6, pag pinatayo mo, naging 9. Hindi mo ba? Yung 6, ano? Itayo mo yung 6, ano? 9. Eh, ano lang naman niya yun? Segue lang niya yun. So, sabi of the tops of the clouds, I will make myself like the Most High. Kaya nga po, ang mga nagkukudita, kaya po sila nagkudita kasi gusto nilang maging pangulo, maging leader. Ano po? Yun ang dahilan. Kaya po, meron silang rebellious spirit at yung puso nila ay mayroong pride. Hindi na po natin kukunin itong sa aklat ng Ezekiel. Tutuloy na po tayo dito sa number one. Satan and, introduction lang po ito ha. Satan and his troops were cast out of heaven. Why? Because they desired to assert authority and to become like God. Gusto ni Satanas na ang gawa ng otoridad ang Panginoon. Gusto ni Satanas na siya ang maging kataas-taasan. Gusto ni Satanas na maging makapangyarihan din na naupo sa trono at sinasamba. Kaya nga po, kung maalala niyo na nagpunta rito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon, mayroong sinabi si Satanas nung tinukso siya 3 times. Ang sabi ni Satan, dinala niya ang Panginoon sa itaas na lugar at ang sabi niya, lahat na nakikita mo, ibibigay ko sa iyo, sasampa ka lang sa akin. Tingnan ninyo, kung inyong mapapansin yung kanyang sinabi, gusto niyang sambahin din siya. Yan, kaya nga po, gusto niyang agawan ang Panginoon ng trono. So that was bad news for the inhabitants of the earth noong ang si Lucifer ay inihulog sa langit. Pero mga kapatid, noong si Lucifer ay hinulog sa langit, ang pangalan po niya ay naging Satan. Kasi po, ang ibig sabihin ng pangalan Satan ay God's adversary, kaaway ng Diyos. So nilikha ng Diyos, para maglingkod sa Diyos, na yun ay naging kaaway ng Diyos.
at ang tawag sa kanya ay Satan. Pero po, meron po siyang mga nakumbinsing anghel. Kasi tingnan ninyo, ang mga nagkukulita ay meron niyang mga sundalong kinukumbinsi para sumama sa kanyang rebellious attitude. So si Lucifer ay nakakumbinsi ng one-third na anghel, mga anghel sa langit. At yung one-third na yung mga anghel sa langit, yun ang kasama niyang inihulog dito sa lupa. At ang tawag sa kanila ngayon ay demons, ano po, mga fallen angels. Mamaya po makita natin kung ano ang purpose nila dito sa lupa. So that was bad news for the inhabitants of the earth because the rebellious spirits landed in what was supposed to be men's inheritance. Ang lupa ay hindi po para sa kanya. Ang lupa ay para sa tao. Subalit, hindi natin alam kung bakit dito inihulog ng Diyos sila. Number three, Satan's heart remained evil. And he knows that God will not forgive the unrepentant. He is set to oppose God and His plan. Mga kapatid, ang mga angel, wala po silang repentant heart na katulad ng tao. Kaya si Lucifer na hindi po pinatawad ng Diyos, bakit meron silang unrepentant heart, yung puso na hindi po talaga nagsisisi. At of course, pag hindi ka nagsisisi, hindi ka patatawarin. Especially with disrespectful men, tayo po yun. This opposition to man started in the Garden of Eden. Noong inihulog si Lucifer sa lupa at naging Satan, kasama po ang mga angel na sumama sa kanya sa rebellion laban sa Diyos, doon po sila sa Garden of Eden at doon po nangyari ang pagbagsak ng tao. Tandaan po nyo, nilikha ng Diyos ang tao hindi para mamatay, hindi para mabuhay at mag-enjoy. Sabihin nyo sa inyong katabi, gusto ng Diyos mag-enjoy ka. Yan. Pero dumating si Satanas at siya ang dahilan kung bakit maraming mga tao na punong-puno ng problema, ng kasakitan ng kalooban, punong-puno ng kaguluhan, dahil sa kanya. Satan and his angels know their fate is set. Alam nang niya nila na ang kanilang future ay nakalaana. They will soon be brought to their eternal destination called hell. Sila po ay papunta sa impyerno. Alam nila yon. Kaya dahil sa alam nila kung saan sila pupunta, hindi na sila makabalik sa langit. At sila ay pababa. Tinan nyo ha, ang laki ng demosyon nila. Nasa third heaven sila, at pagkatapos pupunta sila sa ilalim ng lupa, sa impyerno. Ang tawag nun ay demosyon. Pero tayo mga tao na tagalupa, na nananalig kay Kristo Jesus, tayo naman ay paakyat. Promotion po yun. Si Satan, pababa, tayo ay paakyat. As a final judgment, sila ay iluluwa papun sa Lake of Fire. Yun po ang final destination nila sa dagat-dagatang apoy. So ito ang prinsipyo ni Satan. Hindi na ako makakabalik sa langit at ang destination ko ay sa dagat-dagatang apoy. Ang gagawin ko ngayon, magdadala ako ng maraming tao papunta doon. Yamang hindi na ako makabalik doon. Kaya ang dalangin ko mga kapatid, walang isa bang nandito ngayon na makasama ni Satanas sa kanyang eternal destination. Amen. So all they want is to fully vent their nature, ibulalas ang kanilang kasamaan, and make God's creatures lives or lives miserable. Ang gusto ni Satan ang buhay mo maging miserable. Ang gusto ni Satan ang buhay mo ay maging magulo. Kasi po siya ay naparito hindi para magdala ng kapayapaan kundi ng kaguluhan. Kaya kapag ang pamilya niyo ay magulo, tingnan ninyo, baka si Satan ay nakakakilos
sa inyong pamilya. Kaya dapat po, yung ating pamilya ay atin pong iniluluhod palagi sa Panginoon sa panalangin. Amen. And if possible, to bring them along to suffer their end. Katulad na sabi ko kanina, ang gusto ni Satanas na ang mga tao ay makasama niyan sa eternal punishment. Ang gusto naman ng Panginoong Jesucristo na ang lahat ng tao ay manumbalik sa Kanya at makasama niya sa buhay na walang katapusan. At yung buhay na walang katapusan na yun ay kaligayahang walang katapusan. Pero ang alok ni Satanas, kaligayahang pansamantala, na sa dulo noon ay kapahamakan. So what can be said about Satan and his kingdom? Number one, sa atin pong outline. Point number one, Satan's purpose. Ano ang purpose ni Satan o layunin ni Satan? Make people's lives so miserable that they will not believe God's love, but rather hate and blame Him for their hearts or hurts. Meron po akong kapitbahay nung nakatira po ako sa Palanan, Makati. Yung kapitbahay ko na yon ay dati pong Navy. Ano po, ang kanyang asawa, si Arcili Villamin, isa pong author ng libro, kasi po siya ay may katungkulan o principal ng Normal College dyan sa Manila. PNU, Philippine Normal University. Tama ba ako? So siya po ay principal doon. Yung kanyang asawa na si Mang Ramon, yung pamilya nila ay namatayan ng anak. Noong mamatay yung kanilang anak, nagaling siya sa Diyos. At ang sabi niya, bakit inuha ng Panginoon ang aking anak? Bakit pinahintulutan niyang mamatay ang aking anak? So doon po nagsimula, nagalit po siya sa Panginoon. Ngayon ang tanong, meron ba tayong karapatan i-blame o magalit sa Panginoon? Meron po ba? Wala. Dahil ang buhay po natin ay bihaya mula sa Diyos. Kaya ako mga kapatid, kapag merong loved ones tayong namatay, ano ang ating sasabihin? Ang iyak ng mga hindi mananampalataya, ang iyak ng mga walang direksyon ng buhay, ganito. Ganyan, di ba? Pero ang mga taong may pananalig kay Kristo at nakakaunawa sa plano ng Diyos sa buhay ng tao, ganito po ang kanilang iyak. Panginoon, salamat na ipinahiram mo sa akin ang aking mahal sa buhay na iyan. Salamat, Panginoon, nakasama ko siya sa ilang taon. Ano ang sasabihin? Salamat. Kasi sa lupa, walang permanente. Ang relationship ng bawat isa hindi permanent. Ang permanent lang yung relasyon natin sa Diyos. Lahat ng bagay sa lupa ay temporary. Yung anak mo, darating ang panahon, mag-asawa yan, iiwalay sa iyo. At darating ang panahon, pag namatay kayong pareho, kayo ay pupunta sa Panginoon, pero hindi na bilang magulang. Magkakapantay-pantay na lang kayo. Kaya dito sa lupa, lahat ng nasa lupa ay pansamantala. Kaya dapat maunawaan natin na halimbawa, lalo na kapag mahal na mahal mo yung nawala, ano?